Martial Peak, Kabanata 239. High Grade Spirit Purifying Array. Kaunti lang ang mga Emperor sa Clear Sky Island. Hindi inakala ni Ling Yingqin na ang isang random na taong nakilala niya sa daan ay may potensyal na makakapasok sa Emperor Realm. Kapag nakapasok na itong Yang Kai sa Emperor Realm, tiyak na makakaupo na siya sa Clear Sky Island at masisilungan pa sila. Ngunit, tanging ang mga nakatira sa Solitary Void Sealed World sa loob ng mahabang panahon ang makakaalam na ang lugar na ito ay isang libingan lamang ng Cultivator. Maswerte ang cultivator na naninirahan dito kung ang kanilang paglilinang ay hindi umuurong sa paglipas ng panahon. Kahit na sila ay sapat na mapalad na makahanap ng isang pagkakataon upang makalusot, kakaunti ang nagtagumpay. Nakita ni Ling Yingqin ang napakaraming tao na nabigong makalusot sa mapahamak na lugar na ito, nawala ang kanilang paglilinang at naging baldado. Kaya, pagkatapos ng unang pagkabigla, si Ling Yingqin ay tumingin kay Yang Kai ng may simpatiya. Nakita niya na hindi pa masyadong matanda si Yang Kai. Ang kakayahang maabot ang Third Order Dao Source Realm ay sapat na upang ipakita na hindi masama ang kanyang kakayahan. Sa labas ng mundo, siya ay dapat na isang batang talento ng ilang sek, isang sumisikat na bituin. Sa kalaunan, maaaring masilayan niya ang mga misteryo ng Emperor Realm. Ngunit dito, ang posibilidad ng pagkabigo ay napakataas. Mukhang balisa si Yang Kai. Hindi niya alam kung bakit nakatingin sa kanya si Ling Yingqin ng may simpatiya. Nang makitang matagal itong hindi sumagot, muli itong nagtanong. Big Sister Ling, may magandang plano ka ba? Gusto mo ba talagang makalusot? Hindi nakatiis si Ling Yingqin at nagmungkahi. Kung hindi ka kumpiyansa, iminumungkahi kong putulin mo ang iyong cultivation at huwag pumasok sa Solitary Void Sealed World. Natigilan si Yang Kai at hindi malay na nagtanong. Bakit? Sinabi ni Joey Brother Yang, ang Solitary Void Sealed World ay hindi isang angkop na lugar para pasukin. Alam mo rin na ang mundong ito ay puno ng walang katapusang disruption force. 70% ng mga naglalakas loob na pumasok dito ay nabigo. Iniisip ka ni Big Sister. Talagang nabigla si Yang Kai sa pagkakataong ito. Akala niya ay hindi magandang puntahan ang lugar na ito, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito kaseryoso. Sa ngayon, ang aura ni Zhang Ruoxi ay hindi matatag at hindi na mapigilan. Kung pinutol niya ang kanyang cultivation tulad ng sinabi ni Ling Yingqin, hinding-hindi na makakalusot si Zhang Ruoxi sa Dao Source Realm. Maaari lamang silang manatili sa Origin King Realm sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Dahil ito na ang katapusan ng sariling martial path, walang mga table tasks na makakapagpagaling dito. Ang iba pang mga tripulante ay tumingin din kay Yang Kai ng may simpatiya, na parang naramdaman nila na nakatagpo siya ng isang malaking kasawian. Tungkol naman sa pagbangga niya sa pintuan ni Ling Yingqin, hindi na niya ito hinarap pa. Masyadong malupit na makipagtawaran sa mga walang kwentang bagay sa isang tao na malapit nang matapos ang martial path. Saglit lang nag-alinlangan si Yang Kai bago tumigas ang kanyang ekspresyon. Big Sister Ling, mangyaring bigyan ako ng ilang mga payo. Nang makita kong gaano siya mapilit, alam ni Ling Yingqin na walang silbi na pigilan siya, kaya't masasabi lang niya. Mayroon akong high-grade spirit purifying array dito. Baka pwede kitang bigyan ng kamay. Mayroong kabuuan 4 na grado ng spirit purifying array. Low, intermediate, high, at peak. Habang nakikipag-chat kay Zhao Yi nitong mga nakaraang araw, nalaman niyang kay na ang Spirit Purifying Array na nakaset up sa mga kwartong ito sa barko ay ng mababang antas. Ito ay dahil kung mas mataas ang grado ng isang Spirit Purifying Array, mas mahal ito. Ang presyo ng mas mataas na grado ay halos 10 beses na mas mahal. Si Ling Yingqin at ang kanyang grupo ay itinuring na pinakamababang antas ng cultivator sa Solitary Void Sealed World, kaya wala silang mga mapagkukunang pinansyal upang kumuha ng isang tao na mag-set up ng isang mas malakas na spirit purifying array. Hindi rin inaasahan ni Yang Kai na magkakaroon siya ng high-grade spirit purifying array. Kung mas mataas ang grado ng spirit purifying array, mas maganda ang epekto nito sa cultivator. Ang spirit purifying array na ito ay parang lambat. Habang sinasala nito ang neutralizing force sa pagitan ng langit at lupa, hinaranggan din ito ang daloy ng World Spirit Chi. Sa makatuwid, gaano man kakapal ang World Spirit Chi, saan man nakaset up ang Spirit Purifying Array, ang World Spirit Chi ay medyo manipis. Kung mas mataas ang grado ng Spirit Purifying Array, mas mababa ang hadlang nito sa daloy ng World Energy. Kung masiksik ang World Energy, mas magiging maganda ang epekto ng paglilinang ng isang cultivator. Tuwang-tuwa si Yang Kai at nagmamadaling sinabi, "Maraming salamat, Big Sister Ling." Nang marinig na ilalabas ni Ling Yingqin ang high-grade spirit purifying array, hindi na iwasang baguhin ng mga tripulante ang kanilang mga ekspresyon. Bumulong pa si Zhao Yi. Big Sister, ang spirit purifying array na iyon. Pinutol siya ni Ling Yingqin at naglabas ng isang set ng array flags at foundations mula sa kanyang space ring, binigay ang mga ito kay Yang Kai. Kung hindi mo talaga kaya, huwag mong pilitin ang sarili mo. Naglagay din siya ng jade slip sa mga kamay ni Yang Kai at nagpatuloy. Ito ang paraan para i-set up ang array.
Napakasimple nito, mauunawaan mo kapag tiningnan mo ng mabuti. Tatandaan ko, seryosong tumango si Yang Kai. Bagamat hindi niya alam ang pinagmulan ng high-grade spirit purifying array na ito, masasabi niya sa mga ekspresyon ng crew na ang bagay na ito ay lubhang mahalaga kay Ling Yinchin. Kung hindi, hindi niya ito gagamitin noon. Ngunit sa pagkakaalam ni Yang Kai, ang silid ni Ling Yinchin ay mayroon lamang low-grade spirit purifying array. Hindi niya alam ang kwento sa likod ng high-grade spirit purifying array na ito, ngunit lihim niyang napagpasyahan na bayaran si Ling Yinchin pagkatapos maayos ang usaping ito. Kailangan ko pang guluhin si Big Sister Ling. May malapit bang isla? Tanong ni Yang Kai. Itinaas ni Ling Yinchin ang kanyang ulo at sinabi sa isang cultivator na may buong balbas. Ibigay mo sa akin ang mapa ng dagat. Ang cultivator ay agad na kumuha ng isang piraso ng balat ng hayop mula sa kanyang space ring at ikinalat ito sa harap ni Ling Yinchin. Yumuko rin si Yang Kai para tingnan, ngunit hindi niya ito maintindihan. Ang tingin ni Ling Yinchin ay dumaan sa mapa ng dagat saglit bago niya inabot at itinuro ang isang lokasyon, sinabi sa malalim na boses. 500 kilometro sa timog silangan, mayroong isang maliit na isla. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang mga kamao at sinabing, "Marami salamat." Nang matapos siyang magsalita ay kamandat ang kanyang figure at nawala siya. Nagulat ang lahat, at maging ang magandang mukha ni Ling Yinchin ay namutla. Walang nakaintindi kung paano umalis si Yang Kai. Bagamat alam niyang si Yang Kai ay isang third order Dao Source Realm Cultivator, hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ito. Batay lamang sa napakahusay na paraan ng pagkawala ngayon, hindi man lang maespiya ni Ling Yinchin si Yang Kai. Kung gusto siyang patayin ng ganoong tao, hindi niya may pagtanggol ang sarili niya. Sa ilang sandali, lihim na nagalak si Ling Yinchin na hindi niya hinayaang pukawin ng crew si Yang Kai. Kung hindi, hindi nila malalaman kung paano sila namatay. Big Sister, siya, ay pumapasok sa Emperor Realm. Biglang may bamulong sa gilid. Tumangala si Ling Yinchin at nakita si Liu Xian yun na nakatayo sa pwesto na may nag-aalalang ekspresyon. Sinundan niya si Yang Kai palabas ng silid at narinig niya ang pag-uusap ngayon ng malinaw, kaya hindi niya maiwasang mabigla. Hindi tulad ni Ling Yinchin, na hindi gaanong kilala si Yang Kai, si Liu Xian yun ay nagmumuni-muni kasama si Yang Kai nitong mga araw na ito at hindi napansin ang anumang senyales ng paglusot niya, kaya bakit siya biglang nakapasok sa Emperor Realm. Ngunit pagkatapos ng pagkabigla, labis siyang nag-alala dahil nilinaw ni Ling Yinchin na ang pagpasok sa Solitary Void Sealed World ay hindi magandang bagay. Big Sister Ling, ang brother ko, siya. Tumingin si Liu Xian yun kay Ling Yinchin. Bumantong hininga ang huli at sinabing totoo. Napakaliit ng mga pagkakataon. Talagang imposible para sa kanya na magtagumpay. Namutla ang mukha ni Liu Xian yun at halos hindi siya makatayo. Si Yang Kai ay isang napakatalentadong tao, ngunit matatalo ba siya sa mapahamak na lugar na ito? At ang ugat ng lahat ng ito ay siya. Kung hindi sila nagkataon sa Marsh City, hindi tatayo si Yang Kai para sa kanya, at hindi siya makakaakit ng matandang halimaw na tulad ni Yao Changjun. Hindi sana siya hinabol sa Solitary Void Mountain sa Klaw at nilamon ng Solitary Void Sealed World. Habang iniisip ito ni Liu Xian yun, lalo siyang naaawa kay Yang Kai. Pakiramdam niya, kung talagang nabigo itong makalusot at maging lumpo o mamatay, kasalanan niya ang lahat. Big Sister, ang Spirit Purifying Array na iyon ay iniwan sa iyo ni Kuya Zhou, paano mo magagawang? Malungkot na tiningnan ni Zhao Yi si Ling Yinchin. Sinabi ni Ling Yinchin, kailangan niya ito ng madalian, kaya hindi malaking bagay na ipahiram ito sa kanya. Sinabi ni Zhao Yi, pero paano kung sirain niya ito? Kung gusto mong makalusot, ipapahiram ko ito sa iyo. Alam ng grupo ng mga tripulante na hindi nagsisinungaling si Ling Yinchin. Ganito ang pagkatao niya, malamig sa labas pero mainit sa loob. Si Yang Kai ay isa lamang hitchhiker na walang kinalaman sa kanya, ngunit ipinahiram pa rin niya ang mahalagang spirit purifying array kay Yang Kai. Gayunpaman, ang halaga ng spirit purifying array na iyon ay hindi nakasalalay sa halaga nito, ngunit sa kahalagahan nito kay Ling Yinchin. Kaya, kahit alam ng lahat na si Ling Yinchin ay mayroong high-grade spirit purifying array, hindi nila kailanman hiniling sa kanya na kunin ito para magamit nila. Nanatili lang ang lahat sa loob ng low-grade spirit purifying array at dahan-daang nag-cultivate, na nagpapabagal sa bilis ng kanilang cultivation regression. Ipasa ang utos na maghintay dito ng ilang araw. Maaari na kayong lahat bumalik. Winagayway ni Ling Yinchin ang kanyang kamay at inutusan silang umalis. Nagkatinginan ang dosen ng mga tripulante at hindi na naglakas loob na magsalita pa, kaya sunod-sunod silang umalis. Brother Zhao, ang Brother Zhao na binanggit mo kanina. Sino siya? Sinundan ni Liu Xian yun si Zhao Yi sa silid at nagtanong. Sinabi ni Zhao Yi, siya ang partner ni Big Sister. Noon, magkasamang nahulog sina Brother at Brother Zhao sa lugar na ito at dinala kami. Nang maglaon, nang lamusong sila sa dagat, pinatay si Brother Zhao ng isang sea beast habang pinoprotektahan ang lahat. Bago siya mamatay,
Ang tanging naiwan niya ay ang Spirit Purifying Array na iyon, na binili niya sa pamamagitan ng pagbebenta ng sarili niyang artifact. Kung hindi dahil sa wala siyang angkop na artifact, hindi si Brother Joe ay namatay. Speaking of the past, medyo nabalisa ang mood ni Joey at naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Malinaw, nakatanggap siya ng maraming pangangalaga mula kay Brother Joe at matagal na siyang itinuturing na pamilya. Mabait talaga si Brother Joe kay Big Sister Ling. Medyo tulala na sabi ni Liu Xian yun. Para sa kapakanan ng kanyang partner, handa siyang ibenta ang sarili niyang artifact para makabili ng Spirit Purifying Array. Ang pamamaraang ito ay tila hanggal, ngunit sino ang maaaring pamuna dito? Ngayon dapat mong malaman kung gaano kahalaga ang Spirit Purifying Array na iyon para kay Big Sister, di ba? Kinagat ni Joey ang kanyang mga ngipin. Kung sirain ng iyong brother ang Spirit Purifying Array na iyon, itong matandang jaw ang unang hindi magpapakawala sa kanya. Kahit na sina Joey at Yang Kai at Liu Xian yun ay masayang nag-uusap sa mga araw na ito at nakakuha pa sila ng maraming source crystals mula kay Yang Kai, pagdating sa high-grade Spirit Purifying Array, matatag pa rin siyang nakatayo sa gilid ni Ling Yinchin. Matapos ilabas ang kanyang galit, medyo naiinis na sinabi ni Joey. Pasensya na, ang matandang jaw na ito ay masama ang ugali. Hindi ko dapat sinabi ito sa iyo, ngunit hindi ko alam kung makakabalik pa ang iyong brother ng ligtas. Ayos lang, naiintindihan ko ang nararamdaman ni Brother Zhao. Ikinaway ni Liu Xian yun ang kanyang kamay. Hindi niya maiwasang isipin na kung may iiwan si Yang Kai para sa kanya, gaano man ito kahalaga, tiyak na pahalagahan niya ito. Marshall Peak, Kabanata 2307. Muling lumitaw ang Giant Phantom. Habang si Yang Kai ay lumilipad patungo sa isla, ang kanyang isip ay nahuhulog sa jade slip na ibinigay sa kanya ni Ling Yinchin, naghahanap ng paraan upang ayusin ang Spirit Purifying Array. Bagamat hindi siya nakipag-ugnayan sa Tao of Spirit Arrays, ang mga tala sa jade slip na ito ay napaka-detalye at madaling maunawaan. Higit pa rito, sa array base at array flag, hindi ito dapat maging mahirap na ayusin ito. Dumating si Yang Kai sa maikling 500 kilometrong paglalakbay sa loob ng isang dosenang paghinga, at ito ay noong sadyang bumagal siya upang pag-aralan ang jade slip. Kung hindi, gamit ang kanyang Divine Technique of Space, nakarating sana siya sa 3 paghinga ng oras. Sa unahan, may totoong isla sa harapan niya. Halos 1,000 metro lang ang radius nito, at wala ni isang dahon ng damo ang tumubo dito. Parang nabuo ito ng mga bahura. Maaliwalas at walang ulap ang langit, at tahimik din ang dagat. Nagmamadaling lumapag si Yang Kai at nagsimulang ayusin ang Spirit Array ayon sa mga tala sa Jade Sleep. Matapos ang halos tagal ng pag-inom ng isang tasa ng tsaa, sa wakas ay natapos na niya itong iset up. Isang mahinang patong ng liwanag ang biglang bumalat sa buong isla, dinadalisay ang World Energy, ngunit ang World Energy ay humi na din ng ilang antas. Tila kahit na ang isang high-grade Spirit Purifying Array ay hindi maaaring payagan ang lahat ng World Energy na sumugod. Batay dito, kahit na ang isang top-grade na Spirit Purifying Array ay hindi magiging masyadong epektibo. Napakahalaga ng oras, kaya tiningnan lang niya ng kaunti ang Spirit Array. Matapos kumpirmahin na ayos lang, ikinaway niya ang kanyang kamay at pinakawalan si Zhang Ruoxi mula sa Small Sealed World. Ginoo, pinapahirapan ko na naman kayo. Mahirap ang ekspresyon ni Zhang Ruoxi, at ang kanyang aura ay hindi mapakali na parang kumukulong tubig. Sa sandaling lumitaw siya, humingi siya ng tawad kay Yang Kai na puno ng guilt ang mukha. Malinaw na alam niya ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ni Yang Kai. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay at sinabing, huwag kang masyadong mag-isip, kalmado ang iyong isip, ang paglusot ay mas mahalaga. Paprotektahan kita mula sa gilid at aalisin ang lahat ng nakakagambalang pag-iisip. Magiliw na tumanggong si Zhang Ruoxi, ipinikit ang kanyang magagandang mata, at gumawa ng selyo gamit ang kanyang mga kamay, tahimik na nauunawaan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang aura na lumulutang sa kanyang katawan ay naging mas mabangis, at ang Saint Chi sa kanyang katawan ay naging mas at mas marahas. Ang world energy sa paligid niya. Para itong nabigyan ng buhay, at sumugod ito sa kanyang katawan. Gayunpaman, dahil sa hadlang ng Spirit Purifying Array, ang nakapalibot na world energy ay malinaw na hindi sapat upang matugunan ang mga kinakailangan para sa kanyang tagumpay, na iniwan si Zhang Ruoxi sa isang dilema. Nang makita ito, hindi nagatubili si Yang Kai na kumuha ng malaking bilang ng source crystals mula sa kanyang space ring. Isang pag-iling ng kanyang chi, ang source crystals ay naging alikabok at naging mayamang world energy na pumuno sa maliit na isla. Sa tulong ng mga source crystal na ito, ang mapait na ekspresyon sa mukha ni Zhang Ruoxi sa wakas ay nabawasan ng husto. Patuloy na inilabas ni Yang Kai ang source crystals at binasag ang mga ito. Sa isang maikling sandali, ang world energy sa isla ay napakakapal na naging ambon na tinatakpan ang buong isla. Kahit na 10 metro ang layo ni Yang Kai mula kay Zhang Ruoxi, hindi niya makita ng malinaw ang figure nito. Nang maramdaman ni Yang Kai na oras na, tumigil siya. Para kay Zhang Ruoxi, mula nang magising ang kanyang bloodline power, naging mas malakas siya.
para siyang naging ibang tao. Ang kanyang kakayahan ay hindi maipaliwanag na mahusay, at sa tuwing siya ay naglilinang, parang nilalamon niya ang Heaven Devouring Great Emperor's World Energy. Ito ay para sa kadahilan ng ito na ang kanyang paglilinang ay maaaring umunlad ng napakabilis. Noon, ang patriarch ng pamilyang Zhang, si Zhang Gaozuan, ay nakakuha ng Dao Source Fruit mula sa Five-Colored Treasure Pagoda, ngunit siya ay malubhang nasugatan ng isang tao. Bago siya mamatay, hiniling niya kay Yang Kai na pumunta sa Zhang family kapalit ng Dao Source Fruit at ipinangako ni Yang Kai na mag-iwan ng Dao Source Pill para sa mga inapo ng Zhang family. Pumunta si Yang Kai, ngunit noong panahong iyon, si Zhang Ruoxi ay isa lamang Saint King. Sa loob lamang ng ilang taon, nakalusot siya sa Dao Source Realm. Ang Dao Source Pill na iyon ay inihanda para kay Zhang Ruoxi. Itinago pa rin ito ni Yang Kai, ngunit tila hindi niya ito kailangan. Sa nakalipas na ilang taon, ang bata at walang karanasan na maliit na batang babae ay naging isang payat at eleganteng dalaga. Sa ilang sandali, hindi mapigilan ni Yang Kai na maging emosyonal. Ang tunog ng pagsipol ay patuloy na dumarating, at si Zhang Ruoxi ay tila naging isang napakalalim na hukay, na patuloy na nilalamon ang world energy sa isla. Pagkaraan ng ilang sandali, muling naging manipis ang mayamang world energy. Kinailangan ni Yang Kai na kumuha ng mas maraming source crystal at basagin ang mga ito. Pagkaraan ng tatlong beses, tinantya ni Yang Kai na nakakonsumo siya ng hindi bababa sa 10,000,000 source crystals. Biglang humirit ng mahina si Zhang Ruoxi, at pagkatapos ay biglang lumabas ang isang hindi maipaliwanag na aura. Malapit na siyang makalusot, nang makita ito, hindi na nang-ahas si Yang Kai na manatili sa pwesto. Mabilis siyang lumabas ng isla sa katamtamang distansya at binigyang pansin ang mga galaw ni Zhang Ruoxi. Siniguro ng posisyong ito na hindi siya makikialam sa tagumpay ni Zhang Ruoxi, at tiniyak din na may liligtas niya ito sa oras kung may nangyari sa kanya. Sa yugtong ito, naging maayos ang tagumpay ni Zhang Ruoxi dahil sa 10,000,000 source crystals na mayroon siya, ngunit alam ni Yang Kai na ang tunay na kahirapan ay darating pa. Para kay Zhang Ruoxi, ang pinakamahirap na hadlang ngayon ay ang World Energy Baptism. Ang World Energy dito ay puno ng walang katapusang disruption power. Kung ipasok niya ito sa kanyang katawan, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari? Pero kung hindi niya ito na-absorb, hindi siya makakalusot. Ito ay isang dilema. Honglong. Isang hagong na tunog ang nagmula sa langit, at ang orihinal na walang ulap na kalangitan ay biglang nagbago. Ang buong kalangitan ay madilim, at sa itaas ng maliit na isla, isang malaking tinte na ulap ang biglang nabuo. Dahan-dahan itong umikot at naging vortex. Sa loob ng tinte na ulap, kumidlat ang kidlat at gumagundong ang kulog, na nagpapakita ng lakas ng langit na daw. Hindi mapigilan ni Yang Kai na kabahan at tumangala sa langit. Kasabay nito, sa kubyerta ng isang barko na 500 kilometro ang layo, isang grupo ng cultivator ang nakatayo roon at itinuro ang direksyon ng isla. Sa kanilang opinyon, ang heavenly manifestation na ito ay malinaw na sanhi ni Yang Kai, ngunit hindi nila alam kung sino iyon. Sa silid ni Ling Yinchin, sumandal siya sa bintana at tumingin sa malayo. Sumilay ang pagtataka sa mga mata niya habang bumubulong sa sarili, nagdulot nga siya ng heavenly manifestation. Ang sanhi ng heavenly manifestation ay nangangahulugan na siya ay mabibinyagan ng world energy, at talagang mayroong isang kislap ng pag-asa para sa isang matagumpay na tagumpay. Biglang naramdaman ni Ling Yinchin na tila minamaliit niya ng kaunti si Yang Kai. Dati, sinabi niya na napakababa ng pagkakataong makalusot ni Yang Kai, ngunit ngayon ay tila may kumpiyansa talaga siya. Gayunpaman, ang nakapagtataka kay Ling Yinchin ay ang kapangyarihan ng heavenly manifestation na ito ay medyo nawala, dahil halatang mas maliit ang pakiramdam nito. Bagamat hindi pa nakita ni Ling Yinchin ang isang cultivator na pumasok sa Emperor Realm, malinaw na hindi ito dapat maging ganito kaliit. Sa isa pang silid, si Liu Xian yun ay nakatingin din sa bintana na may nag-aalala at kinakabahang ekspresyon, ngunit hindi siya nang ahas na sumugod para tingnan. Maaari lamang niyang idikit ang kanyang mga kamay at lumuhad sa lupa, same time na nagdarasal sa langit. Kasabay nito, 10,000 kilometro ang layo, sa dagat, may barko ding mabagal na naglalayag. Kahit na 10,000 kilometro ang layo, napansin pa rin ng mga tao sa barko ang heavenly manifestation. Ilang sandali pa, biglang nagbago ang direksyon ng barko at tumulak sa direksyon ng maliit na isla. Halata namang narito ito para mag-imbestiga. Sa itaas ng isla, ang maitim na ulap ay kasing kapal ng mga bundok, at walang tigil ang pagkulog ng kulog. Biglang, isang heavenly manifestation ang sumabog patungo sa isla mula sa langit. Sa pagtingin sa trajectory nito, tila babagsak na ito sa ulo ni Zhang Ruoxi. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai, ngunit nilabanan niya ang pagnanais na tumulong. Honglong. Nagkaroon ng malakas na ingay habang ang heavenly manifestation ay direktang sumabog sa isla. Ang spirit purifying array na itinayo ni Yang Kai sa isla ay biglang gumuho, at ang array flag na nakatago sa paligid nito ay nasira. Kasabay nito ang pagkawala ng liwanag na bumabalot sa isla.
Ang high-grade spirit purifying array na ito ay nawasak ng ganoon lang. Bago bumagsak ang heavenly manifestation sa ulo ni Zhang Ruoxi, nanginginig ang kanyang maselang katawan, at isang malaking multo ang biglang lumitaw sa kanyang likuran. Nanlaki ang mga mata niyang kay habang nakatitig dito. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang multo na ito. Bumalik sa Four Seasons Realm, ito ay lumitaw nang si Zhang Ruoxi ay pumasok sa isang Great Realm, ngunit hindi alam ni Yang Kai kung ano ang multo na ito. Nahulaan lang niya na malaki ang kinalaman nito sa bloodline power ni Zhang Ruoxi. Ngayon, tinitingnan ito muli, ang multo ay mas solid kaysa sa huling pagkakataon. Ang nakakaramdam ng kakaiba kay Yang Kai ay hindi niya ito malinaw na nakikita. Ang alam lang niya na ang multo na ito ay isang malaking babae, 20-30 metro ang taas, mas malaki pa kay Xiao Xiao pagkatapos ng kanyang pagbabago. Hawak niya ang isang higanteng espada sa magkabilang kamay, ang kanyang ulo ay umabot sa langit, at ang kanyang mga paa ay dumampi sa lupa, na nagbigay ng malakas na epekto sa paningin. Kahit na siya ay malaki, ang babaeng ito ay tiyak na hindi pangit. Para siyang isang napakagandang dilag na pinalaki ng hindi mabilang na beses. Kahit sa ang parte ng katawan niya iyon, perpekto siya at walang kapintasan. Para siyang guardian ni Zhang Ruoxi, biglang sumulpot sa likod ni Zhang Ruoxi. Siya ay magiting at kabayanihan, na parang kahit libu-libong sundalo at kabayo ay mapipigilan pa rin niya ang mga ito. Nang ang heavenly manifestation ay sumabog at nahulog sa kanyang katawan, ito ay parang isang bato na lumulubog sa dagat, na hindi nagdulot ng kahit kaunting ripple. Sa sumunod na sandali, itinaas ng multo ang kanyang ulo, tumitig sa langit, ibinuka ang kanyang bibig, at marahang huminga. Ang kapangyarihang nakalap sa langit ay diretsong sinipsip sa kanyang bibig, at sa loob lamang ng tatlong paghinga, muling nagliwanag ang madilim na kalangitan, at ang dagat ay bumalik sa kanyang kalmadong kalagayan. Kahit na nakita niya ito minsan, si Yang Kai ay gulat na gulat pa rin at hindi nakaimik sa mahabang panahon. Nang ang isang cultivator ay pumasok sa isang dakilang kaharian, bait na mabanyagan sa pamamagitan ng heavenly manifestation. Walang makakaiwas dito, kung ang isa ay makatiis, maaari silang sumilip sa mga misteryo ng susunod na kaharian. Kung hindi, sila ay mamamatay o mapilayan. Si Yang Kai ay naging ganito sa loob ng maraming taon. Ngunit kumpara sa tagumpay ni Zhang Ruoxi, naramdaman ni Yang Kai na ang kanyang tagumpay ay napakahina. Ito ay nasa ibang antas. Habang tumatakbo ang kanyang mga iniisip, ang malaking multo ay kumislap sa katawan ni Zhang Ruoxi. Sa susunod na sandali, kumalat ang aura ng Dao Source Realm mula sa katawan ni Zhang Ruoxi. Nanginig ang kanyang mga buto habang ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay lumakas ng husto. Lihim na nababalisa si Yang Kai. Hindi niya alam kung may problema ang multo sa paglunok sa heavenly manifestation. Pagkatapos ng lahat, ang world energy sa mundong ito ay puno ng walang katapusang disruption force. Nang lumunin ng multo ang kapangyarihan ng Heaven Devouring Great Emperor, tiyak na nilamon din ito ang disruption force. Maingat niyang pinagmasdan ang reaksyon ni Zhang Ruoxi at lihim na nagpa siya na dalhin siya sa sealed world bid kung may mali. Ngunit kahit ano pa ang hitsura niya, si Zhang Ruoxi ay hindi nagpakita ng anumang pagpapakita ng kakulangan sa ginhawa. Sa halip, masaya ang ekspresyon niya, na parabang masaya siya sa kanyang tagumpay. Nakaupo pa rin siya doon, gumagawa ng mga selyo gamit ang kanyang mga kamay. Nalito ito kay Yang Kai. Hindi niya maintindihan ang sitwasyon. Marshall Peak, Kabanata 2371. Nabigo, 500 kilometro ang layo, bumantong hininga si Ling Yinchin. Talaga bang nabigo siya? Ang heavenly manifestation ay biglang naglaho, na halatang tanda ng isang bigong tagumpay. Hindi niya alam kung buhay o patay na si Yang Kai. Lihim siyang naawa kay Yang Kai. Bagamat hindi siya pamilyar kay Yang Kai, nalungkot siya nang makitang natapos na ang landas ng cultivator patungo sa Dao Sekeng. Sa loob ng silid, si Liu Xianyun, na nakaluhod sa lupa at same time na nagdarasal, ay biglang bumagsak sa lupa, ang kanyang magandang mukha ay mapatla at walang dugo. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagnangalit siya, tumayo, at nagmamadaling lumabas. Buhay man o patay si Yang Kai, kailangan niyang hanapin siya. Kung siya ay buhay, gusto niyang makita siya, at kung siya ay patay, gusto niyang makita ang kanyang bangkay. Nadama niya na kung hindi dahil sa kanya, si Yang Kai ay hindi makakaranas ng ganoong kasawian. Sa kanyang kakayahan, tiyak na magagawa niyang tumawa ng buong pagmamalaki sa Star Boundary sa hinaharap at maging isang overlord. Si Liu Xianyun ay nagmamadaling pumunta sa deck nang bigla niyang nakita ang isang malaking barko na paparating. Ang barkong ito ay mas malaki at mas dakila kaysa sa barkong sinasakyan ni Ling Yinchin at ng iba pa, at tinakasan nito ang hangin at mga alon ng walang kahit kaititing na palatandaan ng buhay. Hindi alam ni Liu Xianyun kung kailan ito nakalapit, ngunit nang mapansin niya ito, ang dalawang barko ay napakalapit na sa isa't isa. Mala siya at nakita niya na ang kubyerta ng katapat na barko ay puno ng mga cultivator sa ilalim ng pamumuno ng isang lalaking nakasuot ng lila. Lahat sila ay nakatitig sa barko sa ibaba, malinaw na may masasamang intensyon.
Noon lamang napagtanto ni Ling Yinchin at ng iba pa ang nangyayari. Sunod-sunod silang tumakbo palabas ng kanilang mga cabin, at nang makita nila ang simbolo ng layag sa tapat ng barko, lumubog ang kanilang mga mukha. Nag-aalala si Liu Xian yun tungkol sa buhay at kamatayan ni Yang Kai, kaya wala siyang oras na bigyang pansin ang mga bagay na ito. Tumalon siya at lilipad na sana palabas. Ngunit lumubog ang mukha ng lalaking nakasuot ng lila na nasa tapat ng barko. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at hindi gumagalaw, isang print ng palad ang tumawid. Sa isla, naghintay si Yang Kai hanggang sa imulat ni Zhang Ruoxi ang kanyang mga mata bago dahan-dahang lumipad at lumapag sa kanyang harapan. Nagmamadali siyang nagtanong, "May nararamdaman ka bang discomfort?" Kawalan ng ginhawa, si Zhang Ruoxi ay blanko ang tingin at umiling. "Hindi." Pagkatapos, lumiwanag sa tuwa ang kanyang mukha at inosenteng sinabi niya, "Ginoo, nakalusot ako sa Dao Source Realm. Ilang taon na ang nakalilipas, hindi niya akalain na balang araw ay makakapasok siya sa Dao Source Realm at makatayo sa ganoong kataas na antas." Pagkatapos ng lahat, ang pinakamalakas na miyembro ng Zhang family noon ay isa lamang Third Order Origin King. Ang kanyang pamilya ay hindi nakagawa ng Dao Source Realm Cultivator sa loob ng maraming taon, ngunit mula nang alisin siya ni Yang Kai mula sa Zhang family, ang kanyang cultivation ay patuloy na tumaas. Lumaki siya sa hindi maisip na bilis. Sa loob lamang ng ilang taon, nakamit niya ang isang tagumpay na hindi kailanman nagawa ng mga ninuno ng pamilya Zhang. Ang ganoong antas ng paglilinang ay sapat na upang makapagtatag ng matatag na panghahawakan sa Maplewood City. Lubos ang pasasalamat ni Zhang Ruoxi kay Yang Kai. Alam niya na kung hindi siya binigyan ni Yang Kai ng ganoon kaganda at matatag na kapaligiran sa paglilinang, hindi niya magagawa ang ganoong bagay. Alam din niya na kung hindi nahukay ni Yang Kai ang kanyang talento sa paglilinang, hindi niya magagawa ang ganoong bagay. Kahit na siya ay nagilinang sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, maaari niyang kalimutan ang tungkol sa pagsisiyasat sa mga misteryo ng Dao Source Realm. Pero ngayon, 17 taong gulang pa lamang siya, ngunit isa na siyang Dao Source Realm Master. Marami pa siyang magagandang taon sa hinaharap. Baka magkaroon pa siya ng pagkakataong maabot ang Emperor Realm at alamin ang mga lihim ng Great Emperors. Tumibok ang puso ni Zhang Ruoxi. "Ibigay mo sa akin ang iyong kamay." Lumapit sa kanya si Yang Kai. Bagamat wala siyang napansing kakaiba kay Zhang Ruoxi, medyo nag-aalala pa rin siya at gusto siyang suriing mabuti. Bahagyang namula si Zhang Ruoxi at iniunat ang kanyang puting lotus na kamay. Inilagay ni Yang Kai ang kanyang daliri dito. Itinulak niya ang isang bakas ng source chi sa kanyang katawan at pinagmasdan siyang mabuti. Pagkaraan ng ilang sandali, nanginginig ang katawan ni Yang Kai habang gulat na nakatingin kay Zhang Ruoxi at bamulong. "Paano? Paano ito posible? Anong problema, Ginoo? May problema ba kay Ruoxi?" Nagulat si Zhang Ruoxi nang makita niya ang kanyang pangit na ekspresyon at biglang nabalisa. "Hindi, nagmamadaling umiling si Yang Kai, sa takot na matakot siya, ngunit lalo pang kumunot ang kanyang noo. Bakas sa mukha niya ang pagtataka, na parabang may nakita siyang hindi maintindihan. Si Zhang Ruoxi ay hindi gumalaw. Naramdaman lang niya ang source chi ni Yang Kai na dumadaloy sa kanyang katawan. Kahit na hindi hinawakan ni Yang Kai ang alinman sa kanyang mga pribadong bahagi, ang pakiramdam na ito ay nagpapula pa rin kay Zhang Ruoxi at mabilis niyang ibinaba ang kanyang ulo sa kanyang dibdib. Ngunit alam din niya na sinusuri ni Yang Kai ang sitwasyon sa kanyang katawan at wala siyang masamang intensyon. Pagkaraan ng ilang sandali, binawi ni Yang Kai ang kanyang daliri at tumingin kay Zhang Ruoxi ng kakaiba. "Ginoo, anong problema ko?" tanong ni Zhang Ruoxi sa mahinang boses. "Napakagaling mo," sagot ni Yang Kai. "Napakaganda kaya mahirap paniwalaan." Naisip ni Yang Kai na si Zhang Ruoxi ay tiyak na maaapektuhan ng disruption force dito pagkatapos na makapasok sa Dao Source Realm sa mapahamak na lugar na ito. Handa siyang dalhin ang batang babae na ito sa Small Sealed World upang magpagaling, ngunit ngayon, pagkatapos suriin, nalaman ni Yang Kai na walang bakas ng disruption force sa kanyang katawan. Ang walang katapusang disruption force na pumuno sa mundong ito ay tila ganap na sumangga matapos makapasok sa kanyang katawan. Hindi lang iyon, bagamat mahirap paniwalaan, hindi ito sapat para mawala ang katahimikan ni Yang Kai. Ang pinakamahalagang bagay ay nalaman ni Yang Kai na ang kapangyarihan sa katawan ni Zhang Ruoxi ay talagang mayamang source chi, hindi saint chi. Matapos makapasok ang isang cultivator sa Dao Source Realm, ang kanilang kapangyarihan ay magsisimulang unti-unting magbago mula sa Saint Chi tungo sa Source Chi. Kinailangan ni Yang Kai ng halos isang taon upang makumplito ang pagbabagong anyo, at ito ay nasa ilalim ng saligan ng pag-inom ng malaking bilang ng Source Condensing Pills. Halimbawa, kahit na sina Chi Yu, Guizu, Gukang Yun, at ang iba pa ay nasa First Order Dao Source Realm, ang kapangyarihan sa kanilang katawan ay hindi paganap na nababago, at ito rin ang nangyari kay Liu Xian Yun. Ang transforming source chi ay isang napakahabang proseso.
Ang sinumang cultivator na kakapasok lang sa Dowsource Realm ay mangangailangan ng hindi bababa sa 3 hanggang 5 taon upang makumpleto ang pagbabagong ito, at ito ay para sa isang cultivator na may mahusay na kakayahan. Para sa mga may bahagyang mas masahol na kakayahan, posibleng tumagal ng 8 hanggang 10 taon. Sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng lahat ng kapangyarihan sa katawan ng isang tao sa Source Chi ay ganap na magiging matatag ang pundasyon ng isang tao sa Dowsource Realm, at magkakaroon ng pag-asa para sa isa na makapasok sa Second Order Dowsource Realm. Pinanood ni Yang Kai si Zhang Ruoxi na lumusot sa islang ito gamit ang kanyang sariling mga mata, ngunit sa maikling panahon, natapos na ni Zhang Ruoxi kung ano ang aabutin ng isang ordinaryong tao ng ilang taon upang makumpleto. Walang bakas ng Saint Chi sa kanyang katawan. Ang pumupuno sa kanyang malambot na katawan ay dalisay at masiglang Source Chi. Sa madaling salita, nakumpleto na ni Zhang Ruoxi ang kumpletong pagbabago ng kanyang Source Chi sa sandaling siya ay nakalusot. Hindi talaga maisip ni Yang Kai kung paano mangyayari ang kakaibang bagay. Sa kabutihang palad, hindi lang ito ang kakaibang nangyari kay Zhang Ruoxi. Pagkatapos pag-isipan ito, maaari lamang itong iugnay ni Yang Kai sa kanyang bloodline. Kung tutusin, ang bloodline ni Zhang Ruoxi ay talagang pambihira at tila nagtatago ng isang malaking lihim. Gayunpaman, hindi nang ahas si Yang Kai na baliwalain ito. Hinayaan niya si Zhang Ruoxi na patuloy na suriing mabuti ang kalagayan ng kanyang katawan sa islang ito. Matapos makumpirma na walang mga nakatagong panganib, dinala niya siya pabalik sa Sealed World Bid at inutusan si Liu Yan at Watching si na ipaliwanag sa kanya ang mga misteryo ng Dowsource Realm at tulungan siya sa kanyang paglilinang sa hinaharap. Ang isla ay pareho pa rin, ngunit ang high-grade spirit purifying array na nakaayos sa islang ito ay nasira. Matapos kolektahin ni Yang Kai ang set ng array base at array flag, isang mapait na tingin ang lumitaw sa kanyang mukha. Hindi pa rin niya alam kung paano ito ipapaliwanag kay Ling Yinchin nang bumalik siya. Ang high-grade spirit purifying array na ito ay tila isang napakahalagang bagay sa kanya. Hindi alam ni Yang Kai kung magagalit si Ling Yinchin sa kanya dahil sa pagsira nito. Sinuri ni Yang Kai ang array base at array flag at nalaman na ang mga ito ay malubhang nasira. Lalong naging mapait ang ekspresyon niya. Napabuntong hininga, iniligpit niya ang mga bagay na ito at tumalikod para bumalik. Maya-maya pa'y may kakaibang hitsura ang bumungad sa kanyang mukha habang nakatitig sa 2 barkong nakaangkla sa dagat, bahagyang kumunot ang kanyang noo. Sa 2 barkong ito, ang isa sa mga ito ay natural na kay Ling Yinchin, habang ang isa ay mas malaki pa kaysa sa isa na hindi pa niya nakita noon. Halata na pumunta ito dito noong tinutulungan niya si Zhang Ruoxi na makalusot. Sa malawak na dagat, napakababa ng tsansa ng 2 barkong ito na magkasalubong. Ang dahilan kung bakit dumating dito ang malaking barkong ito ay marahil dahil sa heavenly manifestation na dulot ng tagumpay ni Zhang Ruoxi. Iyon ay dahil ang pana ng barko ay nakaturo sa direksyon ng maliit na isla na kanyang pinanggalingan. Ang malaking barko ay 2 hanggang 3 beses na mas malaki kaysa sa barko ni Ling Yinchin, kaya nang magkatabi ang 2 barko, nagmukha silang lolo at apo. Bago pa makalapit si Yang Kai, nakarinig siya ng commotion na nagmumula sa kabilang side, dahilan para lumubog ang kanyang ekspresyon. Kumurap-kurap ang kanyang anyo at dire-diretsyong lumapag sa deck. Pagtingala, nakita niya si Ling Yinchin at isang dosina o higit pang mga tripulante na nakatayo sa deck na nakaharap sa isa pang grupo ng mga tao sa ilalim ng kanyang pamumuno. Si Ling Yinchin at ang iba ay mukhang galit, ngunit ang kabilang panig ay mukhang kalmado at walang malasakit, na parang hindi nila inilagay si Ling Yinchin at ang iba pa sa kanilang mga mata. Samantala, si Liu Xian yun ay binabantayan ng mga tripulante sa likod niya. Nakita ni Yang Kai na may pulang tatak ng kamay sa magandang mukha ni Liu Xian yun, na parang sinampal siya ng malakas. May bakas pa nga ng dugo sa gilid ng bibig niya na hindi pa natutuyo. Biglang naging malungkot ang mukha ni Yang Kai. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa barkong ito, ni hindi niya alam kung sino ang iba pang grupo ng mga tao, ngunit halata na si Liu Xian yun ay binugbog ng mga taong ito na kararating lang. Ang bigla ang pagsulpot niya ay halatang naalarma ang 2 grupo ng mga tao na magkaharap. Si Liu Xian yun ang unang lumingon, at nang makita niya si Yang Kai, agad niyang nakalimutan ang kanyang sitwasyon at sumigaw sa nanginginig na boses. Brother! Ang kanyang magagandang mata ay patuloy na tumatama kay Yang Kai, sa takot na baka may matuklasan siya na mag-aalala sa kanya. Matapos kumpirmahin na ligtas at maayos si Yang Kai, nang walang nawawalang braso o binti, nakahinga siya ng maluwag. Okay ka lang ba talaga? Nagulat din si Ling Yinchin sa kanyang mukha. Ngayon lang, tiyak na nagdulot si Yang Kai ng heavenly manifestation. Kahit 500 kilometro ang layo niya, kitang-kita pa rin niya ito. Gayunpaman, ang heavenly manifestation na iyon ay tumagal lamang ng 5 paghinga bago ito biglang nawala, na nangangahulugang nabigo ang tagumpay ni Yang Kai. Paanong ang isang tao mula sa Third Order Dowsource Realm ay mabibigo na makalusot sa Emperor Realm nang hindi nakakaranas ng backlash? Sa sandaling nakaranas siya ng backlash mula sa Heavenly Manifestation, kung siya ay mapalad, ang kanyang cultivation ay mapilayan, at kung siya ay malas, siya ay mamamatay.
Gayunpaman, talagang bumalik si Yang Kai nang hindi nasaktan. Ilang beses na sinuri ni Ling Yinchin si Yang Kai bago kinumpirma na totoo ang kanyang nakita. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya na parang may naisip. Martial Peak, Kabanata 2372. Ang pag-urong ay humahantong lamang sa pagkatalo. Ang binatang ito na nagngangalang Yang Kai ay tiyak na pinutol ang kanyang paglilinang sa isang kritikal na sandali, kung hindi, magiging imposible para sa kanya na maging ligtas at maayos. Ang pagputol ng paglilinang ng isang tao ay katumbas ng pagputol ng sariling landas ng martial daw. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Ling Yinchin na mapabuntong hininga. Kung titignan ang kanyang kutis, tila nagkaroon siya ng malalang sugat, kung hindi, hindi siya magiging masama. Malas talaga ang taong ito. Ilang araw pa lang siya sa Solitary Void Sealed World bago nakatagpo ng ganitong sakuna. Kung siya ay makalipas ang 2 buwan, maaaring nakalusot siya sa Emperor Realm sa labas ng mundo. Brother Yang, ikaw ba ay nabigo na makalusot? Prangka na tanong ni Zhao Yi habang nakabuka ang bibig. Hindi na niya ito masyadong inisip. Nagtanong lang siya dahil nakita niyang nakabalik si Yang Kai nang napakabilis ng walang anumang senyales ng pagbuti sa kanyang cultivation. Ngunit sa sandaling magsalita siya, tahimik siyang sinipa ni Ling Yinchin. Nalaman ka agad ni Zhao Yi na may mali siyang nasabi at mabilis na itinikom ang kanyang bibig. Kung walang ibang tao dito, mauunawaan para sa kanya na magtanong dahil sa pag-aalala kay Yang Kai, ngunit may iba pa rito, kaya ang kanyang tanong ay walang alinlangan na ipaalam sa kanila na ang kasalukuyang kalagayan ni Yang Kai ay napakasama. And, nabigo ako, mahinahong sumagot si Yang Kai, nang walang kahit kititing na inis. Makalusot. Napataas ang kilay ng lalaking nakasuot ng purple sa tapat niya nang marinig iyon na para bang may na-realize siya. Tumingin siya kay Yang Kai at nagtanong. Kaya ang kaguluhan ngayon ay dulot ng iyong tagumpay. Sino ka? Sinulyapan siya ni Yang Kai nang walang pakialam. Nagmamadaling nagpadala si Ling Yinchin ng mensahe. Siya ang Vice Pavilion Master ng Profound Cloud Pavilion, Yang Yaoshi. Hindi maliit ang impluensya ng Profound Cloud Pavilion sa Clear Sky Island, at ang cultivation ng Pavilion Master ay nasa Emperor Realm. Huwag kang masyadong magsalita, ako na ang bahala sa bagay na ito. Mula sa kanyang tono, tila takot na takot siya sa Profound Cloud Pavilion na ito. Si Yang Kai ay madalas na nakipag-chat kay Zhao Yi noon at alam niyang maraming puwersa sa Clear Sky Island. Kung gusto ng isa na mabuhay sa mapahamak na lugar na ito, kailangang magkadikit ang cultivator, kaya pagkaraan ng mahabang panahon, natural na lalabas ang iba't ibang puwersa na may iba't ibang laki. Si Ling Yinchin at ang iba ay talagang bahagi ng grupong ito, ngunit hindi sila sikat. Sa buong Clear Sky Island, mayroong 3 hanggang 5 sa Emperor Realm. Ito ang pinakamalakas na puwersa sa ilalim ng kontrol ng Emperor Realm, at walang sinuman ang nangahas na basta-basta silang guluhin. Ang Profound Cloud Pavilion ay isa sa kanila. Hindi rin inaasahan ni Yang Kai na sa itaas ng malawak na dagat na ito, talagang makakasagasa pa siya sa barko ng Profound Cloud Pavilion. Pinadalhan siya ni Ling Yinchin ng mensahe, walang alinlangan dahil natatakot siya na si Yang Kai ay isang bagong dating. Dahil sa kabutihang loob na nasaktan niya ang kabilang partido. Kasabay nito, biglang tumabi ang isang lalaki sa tabi ni Yang Yaoshui at may ibinulong kay Yang Yaoshui. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Yang Yaoshi. Tiningnan niya si Yang Kai nang may makahulugang ekspresyon, at nakangiting sinabi. Bata, parehas ka lang ng babaeng yon. Bago ba silang lahat dito? Bakit parang hindi siya pamilyar? Nang marinig ito ni Ling Yinchin, hindi napigilan ang kanyang puso na lumubog. Ang 12-12 ng mga tripulante sa barkong ito ay naayos na lahat, kaya't ang lalaki sa tabi ni Yang Yaoshui ay halatang nakilala sila, kaya nang makita niya ang hindi pamilyar na mukha ni Yang Kai, napagtanto niya na ang 2 ito ay dapat na mga bagong dating. Ang isang bagong cultivator ay karaniwang nagdadala ng isang tiyak na halaga ng source crystals, kaya ito ay katumbas ng 2 matabang tupa para sa isang cultivator sa Solitary Void Sealed World. Kahit na ang isang tulad ni Zhao Yi ay natukso, lalo pa ang isang tao mula sa Profound Cloud Pavilion. Mabilis na sinabi ni Ling Yinchin. Brother Yang, itong 2 ito ay mga tripulante ko, hindi sila mga bagong dating. Brother Yang, nagkakamali ka siguro. Lumubog ang mukha ni Yang Yaoshui at ngumuso siya. Murang lingkod, Brother Yang ba ang matatawag mo sa akin? Bagamat ang kanyang cultivation ay nasa Third Order Dao Source Realm lamang, hindi gaanong naiiba kay Ling Yinchin, siya ang Vice Pavilion Master ng Profound Cloud Pavilion at may Master mula sa Emperor Realm sa likod niya. Ang kanyang katayuan ay hindi maikukumpara ng Wild Fox Zen na tulad ni Ling Yinchin. Nang marinig ni Ling Yinchin ang tawag sa kanya ng ganoon, agad na inis si Yang Yaoshui. Ang mukha ni Ling Yinchin ay naging pangit, ngunit ang sitwasyon ay lampas sa kanya, kaya't wala siyang pagpipilian kundi ang ibaba ang kanyang ulo at humingi ng tawad. Vice Pavilion Master Yang, ang ginang na ito ay nagkamali. Mangyaring huwag magtampo. Naninirahan siya sa Solitary Void Sealed World sa loob ng ilang dekada at alam niya kung anong uri ng mga tao ang hindi niya ma-provoke,
kaya't kahit na siya ay galit, maaari lamang niyang lunukan ang kanyang galit at humiling ng ilang sandali ng kapayapaan. Si Zhao Yi at ang iba pang tripulante ay lihim na ikinuyom ang kanilang mga kamao at nagnangalit ang kanilang mga ngipin. Emph! Si Yang Yao Shui ay sumulyap ng patagilid kay Ling Yinchin at sinabing, "Ito lang ang pagkakataon. Kung gagawin mo ulit ito, hindi kita bibitawan. Maraming salamat, Vice Pavilion Master Yang." Sabi ni Ling Yinchin sa nagngangalit na mga ngipin. Para sa dalawang ito. Itinuro ni Yang Yao Shui si na Liu Xian Yun at Yang Kai at nakangiting sinabi, "Sa tingin mo ba hindi masasabi ng haring ito kung sila ay mga bagong dating o hindi? Ang mga taong nakatira sa mapahamak na lugar na ito sa buong taon ay magkakaroon ng ilang sichi sa kanila, ngunit wala, kaya kitang-kita na ilang sandali pa lang sila rito. Ling Yinchin, anong lakas ng loob mong linlanggan ang haring ito?" Bahagyang nagbago ang magandang mukha ni Ling Yinchin, alam na hindi niya ito maitatanggi ngayon. Nag-aalala niyang sinulyapan si na Yang Kai at Liu Xian Yun, iniisip kung paano sila aalisin sa sitwasyong ito, ngunit alam din niya na wala. Napakaraming pag-asa, kaya napuno ng pagkakasala ang kanyang puso. Noong una ay naisip niya na si na Yang Kai at Liu Xian Yun ay magiging panik at matatakot pagkatapos na targetin ni Yang Yao Shui, ngunit nang tumingin siya sa paligid, silang dalawa ay nakatayo ng magkasama na may walang pakialam na mga ekspresyon at nagbubulungan ng kung ano sa isa't isa. Tila tinatanong ni Yang Kai si Liu Xian Yun na nag-iwan ng marka sa kanyang mukha, ngunit patuloy na umiling si Liu Xian Yun at tumangging magsalita ng kahit ano, na nagparamdam kay Yang Kai na labis na walang magawa. "Ngunit sa dalawang taong ito, ibigay sa akin ang kalahati ng iyong ani mula sa paglalakbay na ito, at ang haring ito ay gagawa ng exception at pakakawalan ka." Itinuro ni Yang Yao Shui si na Yang Kai at Liu Xian Yun at mayabang na sinabi, "Kalahating bahagi ng ating ani." Nagapoy ang init ng ulo ni Zhao Yi, kaya nang marinig niya ito, agad siyang sumabog at tinapakan ang kanyang paa. "Bakit hindi mo na lang kami ninakawan?" Bumaba ang mukha ni Yang Yao Shui at sinulyapan niya si Zhao Yi at ngumuso. "Ling Yinchin, tinuruan mo ba ang mga taong ito? Alam mo ba ang kahihinatnan ng pagkakasala sa haring ito?" Agad na pinandilatan ni Ling Yinchin si Zhao Yi at sumigaw, "Huwag kang manggulo." Dahil nagsalita na ang kanyang big sister, kahit na hindi nasisiyahan si Zhao Yi, hindi na siya naglakas loob na magsalita pa, ngunit ang kanyang ekspresyon ay sobrang pangit. Ang kanyang pinipigilang galit ay halos mag-alab sa kanya, at ang iba ay mayroon ding mga katulad na ekspresyon. Sila ay maingat na naglakbay sa dagat, itinaya ang kanilang buhay, at sa wakas ay bumalik na may buong karga, ngunit hindi nila inaasahan na haharindyan sila ni Yang Yao Shui dito at manakawan ng kalahati ng kanilang ani. Ang kalahati ng kanilang ani ay hindi maliit, at ito ay katumbas ng resulta ng kanilang nakaraang 1-2 labanan. "Sino ang handang ibigay ito?" Kinuyam ni Ling Yinchin ang kanyang mga kamao at sinabing, "Vice Pavilion Master Yang, dahil nasa barko ko ang dalawang iyon, mga tripulante ko sila, kaya tiyak na sisiguraduhin ng ginang na ito ang kanilang kaligtasan. Paano naman ito, hindi naman maliit ang ani namin ngayon, kaya kung ibigay sa iyo ang lahat, ngunit ang saligan ay hindi mo sila guguluhin. Nakikipag-bargain ka ba sa akin?" Pinaikit ni Yang Yao Shui ang kanyang mga mata, isang malamig na liwanag ang kumikislap sa mga ito habang ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng malamig na lamig. Iniangat ni Ling Yinchin ang kanyang ulo at sinabing, "Nakakuha kami ng 100,000 piraso ng Grey Feather Coral sa pagkakataong ito, pati na rin ang bangkay ng 1 Ice Fire Profound Armored Dolphin. Maaaring isaalang-alang ni Vice Pavilion Master Yang kung sulit ito o hindi." "Ano?" Nagulat si Yang Yao Shui at napasigaw. 100,000 piraso ng Grey Feather Coral at ang bangkay ng 1 Ice Fire Profound Armored Dolphin. Kahit na siya ang Vice Pavilion Master ng Profound Cloud Pavilion, hindi pa siya nakakita ng ganoong kalaking yaman sa isang pagkakataon. "Ang 100,000 piraso lamang ng Grey Feather Coral ay hindi ka panipaniwala, hindi pa banggitin ang bangkay ng 1 12th Order Monster Beast. Ang 12th Order Monster Beast ay katumbas ng Emperor Realm, at ang Monster Core nito ay hindi mabibili. Sa Solitary Void Sealed World, maraming Spirit Pills ang na-refine mula sa Monster Cores of Sea Beasts, at itong 12th Order Monster Beast's Monster Core ay sapat na para pinuhin ang 1 Emperor-grade Spirit Pill. Ang pagiging kapakipakinabang nito kay Yang Yao Shui ay hindi nasusukat. Agad naman siyang napalingon. Gayunpaman, sinabi pa rin ni Yang Yao Shui sa malalim na boses, "Ling Yinchin, naglakas loob ka bang asarin ang haring ito? Ang 1 Ice Fire Profound Armored Dolphin ay 1 12th Order Monster Beast, paano mo ito napatay sa iyong lakas?" Sabi ni Ling Yinchin, "Patay na ito, at ang piraso ng Grey Feather Coral ay orihinal na binabantayan nito. Nagpunta lang kami doon para sa akin at kinolekta ito." Agad na naniwala si Yang Yao Shui sa kanya, dahil sa Solitary Void Sea na ito, madalas may ilang cultivator na nakatagpo ng mga pagkakataon at hindi inaasahang pagkikita na nagpapahintulot sa kanila na makakuha ng maraming magagandang bagay ng walang anumang pagsisikap. Tumawa siya, "Napakaswerte mo, hindi masama,
hindi masama. Sa napakaraming bagay, sapat na para bilhin ang iyong buhay. Mabilis na sinabi ni Ling Yinchin. Kung gayon, pumayag si Vice Pavilion Master Yang. Tumanggaw si Yang Yao Shui. Natural, bakit hindi ako pumayag sa ganoong magandang bagay? Hindi sila aalisin ng haring ito, ngunit bilang karagdagan sa mga kondisyong sinabi mo, dapat ding ibigay ng dalawang ito ang kanilang space rings. Gusto niyang ilayo si Na Yang Kai at Liu Xian yon pangunahin para sa source crystals sa kanilang space rings, hanggat makukuha niya ang space rings, bakit siya mag-aalala kung mabuhay o mamatay si Na Yang Kai at Liu Xian yon? Kumunat ang noo ni Ling Yinchin. Hindi makapagpas siya ang ginang na ito para sa kanila. Pagkasabi nito, lumingon siya para tumingin sa kanya. Si Yang Kai na may walang magawang ekspresyon. Ito ang limitasyon ng kanyang magagawa, kaya ang iba ay nasa kay Yang Kai kung siya ay mataktika o hindi. Ngumuso si Yang Kai. Walang hiya sa ganoong lawak, maaari kang ituring na hindi kinaugalian. Dati, noong nag-uusap si Ling Yinchin at Yang Yao Shui, si Zhou Yi at ang iba pa ay hindi humadlang kahit nagalit sila. Kahit na sinabi ni Ling Yinchin na handa niyang ibigay ang lahat ng kanilang natamo kapalit ng kanyang at ang kaligtasan ni Liu Xian yun, walang tumutol ni isa sa mga tripulante. Ito ang nagpaunawa kay Yang Kai kung gaano kataas ang prestihiyo ni Ling Yinchin sa grupong ito ng mga tao dahil siya at si Liu Xian yun ay walang kinalaman sa kanila. Binayaran lamang nila ang mga tiket at mga silid na pansamantalang makakasama nila. Sa ganoong relasyon, sino ang handang magbayad ng ganoon kataas na halaga para protektahan sila? Ginawa ito ni Ling Yinchin dahil nasa barko niya si Yang Kai, kaya isa siya sa mga tao sa barko niya. Kailangan niyang protektahan ang mga tao sa kanyang barko. Ito ay isang babaeng may dakilang prinsipyo. May tiwala din sa kanya ang mga nasasakupan niya kaya kahit anong desisyon niya ay susundin lang nila. Natural na nakita niya ang kahulugan sa mga mata ni Ling Yinchin, at bagamat hindi niya ito nasabi ng malinaw, walang alinlangan na sinusubukan niyang hikayatin siya na magbayad para maiwasan ang sakuna. Naisip ni Ling Yinchin na nabigo si Yang Kai na makalusot at pinutol ang kanyang kultibasyon, kaya mahina ang kanyang momentum, ngunit paano niya nalaman na hindi niya inilagay ang mga taong ito sa kanyang mga mata. Kaya, nang marinig niya itong magsalita ng napakayabang, ang ekspresyon ni Ling Yinchin ay nagbago ng husto at nagmamadaling sinabi niya. Yang Kai, tiisin mo muna ito sandali at makakatagpo ka ng kapayapaan, ngunit tumalikod ka at makikita mo na ang mundo. Ngumuso si Yang Kai, Big Sister Ling, ang landas ng isang cultivator ay ang sumulong at harapin ito ng direkta. Ang bulag na pag-atres at pagtitiis ay hindi magandang ugali. Ang ilang mga tao, kung atres ka, sila ay tati at ihihiyan kanila sa iyong ulo.